Isang makakalikasang gabi, isang maalab na pagbati mula sa inyong kaugnay, kapusod at karugtong. Sa ating mga katutubo, isang pagkilala at parangal sa inyong patuloy na pagpapanatili ng balanse, dignidad at integridad ng kalikasan. Dito sa hashtag QT Earth, everything matters dahil ang lahat ay magkakaugnay, hindi magkakahiwalay. Dahil ang ating buhay, kalikasan ang pinagmulan at pinagkukunan ng ating kabuhayan. Tayo at ang kapaligiran ay iisa. Tayo ay kalikasan. Ako po ang inyong lingkod, si Rodney Rodinho Galicia mula sa Living Lautato, si Philippines at sa Climate Action for Sustainability Initiative o CASALI. At alam nyo, mga kababayan, dahil nandito tayo sa Quarantalk Media, meron muna tayong updates tungkol sa kalagayan ng isang krisis sa ating mundo. At syempre dito sa Pilipinas, ano na nga ba ang kalagayan ng COVID-19 pandemic? At mag-update po muna tayo dito sa Pilipinas, COVID-19 in the Philippines, yung mga kaso as of September 30, 2020. Ang total cases po natin sa ngayon, yung active, nagpapagaling, inaalagaan, 52,702 cases. Total, all in all, plus 2,426 cases. Lahat na yan, cumulative, 311,694. Tumataas. At syempre, nakikiramay tayo sa mga namatay, sa mga pumanaw na. At sa ngayon po, additional 58 deaths po yung reported at total 5,504. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga frontliners at sa ating Panginoon at sa mga lahat ng Pilipino na nagpa-follow ng mga health protocols. Syempre may total recoveries po tayo right now. 585 recoveries yung ating na-report. 253,488. At yung datos po natin ay mula sa Department of Health. At dito po sa hashtag QT Earth, hashtag We Are Nature, ano ang ating nararamdaman? Ano ang kanyang tinitibok? Tinitibok ng puso ng ating kalikasan? Malalaman natin sa hashtag Earth Beats. Ayan po, sa hashtag EarthBeats, titingnan po natin. Mayroon po akong isi-share na video sa inyo. Ito po ay sinare natin sa International Youth Day at sana ito ay magiging isang inspirasyon para sa ating mga kabataan. Panoorin po natin to. Young people, you are not the future of our country anymore. You are the now, securing your present. Learn from the lessons of the past to face the challenges of today. And with your zeal and vigor, you are the now, shaping the future you wish. You need to survive. Sustain your being now. Sustain the resistance to a system which underestimates your power. Because in resistance, there is action and change. Be not afraid. One of the most influential persons in this world, Pope Francis, in Laudato Si on Care for Our Common Home, number 23, said, "The climate is a common good, belonging to all and meant for all." And last year, in a document called Christus Vivit, Pope Francis said, "We cannot say that young people are the future of our world. They are its present. Even now, they are helping to enrich it." And he continues, "Young people are no longer children. They are at a time of life when they begin to assume a number of responsibilities, sharing alongside adults in the growth of the family, of the society." I may not be speaking in behalf of the elder or older generation, I tell you, I am sorry for this not so good now. But let us work together as we need an inclusive intergenerational approach for our common home. Use your creativity, your bravery, your idealism,
the technology you are familiar with. Learn and discover science and maintain relationships. You have the heart. You have the strength. You have the faith. You have the now. Sustain the resistance. At yan po ang ating hashtag EarthBeats. Belief, emotion, action, thought, beats. Hashtag EarthBeats. At alam niyo po, may mga naninindigan, maraming tinatakot, ang iba naman ay being killed. To their last hininga, they risk their lives. They fight. Dito sa hashtag EarthHeroes. Nako, nagkaroon po ng parangal kamakailan nung September 28 ang Center for Environmental Concerns at yung mga partner organizations. And of course, I'm honored na parangalan din yung 2013. Ito po yung Gawad Bayani ng Kalikasan. At syempre, kasama po doon ang sa Gawad Bayani ng Kalikasan, sa 6th Bayani Gawad ng Kalikasan, kasama po doon si Gina Lopez nung 28 nung Monday pinarangalan. At meron po siyang kasama dito sa hashtag Earth Heroes. Ito po ay si isang kaibigan, Bobby Chan. Naalala ko yung sinabi ni Attorney Bobby, God wants you to act on what's in front of you. One tree at a time, one beach at a time, one politician at a time. Ito yung mga sinabi ni Attorney Robert Chan. Isa po siyang environmental defender na yung kanyang paniniwala ay constant, tuloy-tuloy na kanyang pinangkukunan ng kanyang strength, ng kanyang lakas. Si Attorney Robert, kilala natin siya bilang Bobby, Attorney Bobby Chan, siya isang environmental lawyer, isang abogado ng kalikasan na pinamumunuan niya ngayon yung mga para-enforcers under the Palawan NGO Network Incorporated, yung PNNI sa Palawan, kung saan ini-enforce nila yung conservation laws, yung mga batas na minsan na hindi na pinapairal o ini-implement ng mga ating authorities, ng mga kapulisan at ng mga Coast Guard doon sa Palawan. Ang Palawan ay yung our country's last ecological frontier. Si Attorney Bobby is known for being a chainsaw man of Palawan dahil nakumpiska niya ay more than 700 chainsaws. At kung pumunta kayo sa opisina ng PNNI, makita niyo doon. And alongside with, several dynamite fishing boats and mining equipment. At syempre, recognizing that the pressures on Palawan's environment will never be resolved unless systemic poverty and corruption is addressed in the country. Ang sabi ni Attorney Chan, yan yung dapat tinitingnan, pati yung mga political interest ng mga malalaking big business interest. Sabi niya, si Attorney Chan does not shy away from going up against powerful political interest from big business and government despite of all the threats and red tagging thrown to him. And with boundless energy, ang sabi ng 6th Gawad Bayani ng Kalikasan, and with his boundless energy, refreshing candor, and faith in action, Attorney Chan continues to be a source of inspiration to the people of Palawan and arguably the entire nation. Tulad ni Attorney Bobby, may mga bayaning patuloy na kumikilos para sa lupang hinirang. Ang ating inang Pilipinas at para sa whole planet. At upang makilala ang kasamahan ko ngayon, makilala siya at talakayin ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, samahan natin siya sa episode 7 ng QT Earth dito sa hashtag Earth Talks.
isang babae with power. Kakaiba ang kanyang advokasya kahit na walang organisasyon na ini-empleyo, siya isang volunteer para sa isang volunteer group. Nandito po yung Director General. Mamaya, sasabihin ko ano yung organization niya. Nandito po yung ating kasama, si Charmaine Lizada. Ayan, palakpakan po natin si Charmaine. Charmaine, magandang gabi sa iyo. Nako, hindi ka marinig. Baka nakamute ka. Hello? Check mic 1, 2, 3. Ay, no audio, Charmaine. Hindi ka marinig. Pero alam ko, naririnig to ng buong Pilipinas si Charmaine. Naririnig siya dahil dumadami at dumadami na ang kanyang mga kasamahan. Charmaine, check uli natin yung audio natin. Or pwede nating tanggalin yung ating earphone at diretso na sa laptop siguro, no? Ako excited ako makilala ng ating mga taga-panood at taga-pakinig si Charmaine dahil napakarami ng nagawa simula nung 2016 yung kanilang grupo at excited tayong marinig kung ano yung kanilang mga ginagawa. Charmaine? Testing? Wala pa rin. Wala pa rin, di pa rin marinig. Sige, pwedeng tanggalin na lang si Charmaine, no? Ayan. Hello? At tanggalin na lang natin yung earphone, no? Hello, 1, 2, 3. Wala pa rin si Charmaine. Sige, balikan natin si Charmaine maya-maya. At titingnan natin kung maririnig na natin siya. At alam naman natin na napakaraming mga issues na dapat nating tingnan at pagkilusan. At ito yung ginagawa ng grupo ni Charmaine. At alam natin na matututunan natin kung paano mag-work together ang iba't ibang mga sektor, no? Tulad ng kabataan, ng pamahalaan, at syempre ng mga non-government organizations. Lalong-lalo na pag ikaw ay nasa Manila, for example, maraming issue pang kalikasan dito tulad ng issue sa Manila Bay. At bago pa nagkaroon ng malaking issue ng Dolomite doon. Eto, sila Charmaine ay kumikilos na at nagkaroon ng napakaraming mga activities at syempre may activity sila sa Manila Bay, no? At yun po ay yung pakikipagtulungan ng mga NGOs, pakikipagtulungan ng mga iba't ibang sektor at ng pamahalaan at mga ahensya, no? Sige, tingnan natin kung okay na si Ate Charmaine. Hello. Ayan, hello, Ate Charmaine, hello. Magsalita ka. Yehey! At eto po. So, kamusta ang iyong, alam ko, wala ka sa Manila sa ngayon, ikay nasa ibang lugar, ano? Kamusta ka naman, Charmaine? Kamusta ang iyong luntiang gabi? Okay naman po. Actually, first time ko today first time since the lockdown to commute. Kasi I went to other place po. Mga 2 to 3 hours na biyahe. So, first time ulit habang naka-lockdown. Pero, opo. Pero masaya-masaya to join that everyone tonight. Yan, at natutuwa tayo sa ating 7th episode. Naku, ito po yung ating mga episodes na pinifeature natin ng iba't ibang mga young people na kumikilos para sa ating kalikasan dito sa Earth, dito sa Cutie Earth, no? Ito po sila tawag natin sa kanila ay mga cuties, no? Cutie Earths, mga Earthlings. Charmaine, diretso na tayo, ha? Dahil yung ating theme at topic kayo sa Lupang Hinirang ay yung lines na ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang tanong ko sa'yo, siyempre, nung elementary at high school, naalala mo pa noon na may plug ceremony tayo at pagkatapos, o kayo tayo, at pagkatapos may plug retreat pa,
At naalala natin yung ating pambansang awit na ito yung nagbibigay sa atin ng inspirasyon at motibasyon para mas lalong mahalin ng ating bansa at mas lalong mahalin ng ating kalikasan. Ano ang una mong nararamdaman kung maririnig at inaawit mo ang linyang ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning? Yan ang tanong ko sa'yo. Ang ganda po, sarap sabayan ng ano ng awit. Ako po actually, I'm teaching social science, so Philippine and World History currently po. And on this new normal. And when yung pinapahinggan natin yung awitin, no? Yung script and yung lyric po ng ating pambansang awit. On that particular ano po, no, particular na binanggit mo kanina. General feeling I feel po is hopeful amid the adversity. So, alam naman natin, no, na yung pinakita nating statistika kanina, hindi bumababa, hindi nagbabago, patuloy lang na ganun pa din, no? So, tapos pag nakikinig tayo ng balita, nakikinig tayo ng current events, nakakapanlumo. Pero that particular symbol siguro, no, nung makita natin na patuloy na nagniningning, ang ganda noon, ang baitawat mo'y tagumpay na nagniningning. So to me, yun bilang kabataan, no, na nagpo-push forward ng mga advocacy, no, I'm still hopeful amid all this adversity that we are experiencing. Wow! Ibig mong sabihin, naandyan pa rin, nagniningning pa rin yung ating pag-asa na, wow, kayang-kaya natin ito. Kaya, ang second question ko sa'yo, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Paano mo o natin magagamit ang ningning at impluwensya ng mga kabataan upang maitaguyod ang kapakanan ng ating kalikasan? Lalong-lalo na sa kapwa nating kabataan at sa ating mga tahanan. How? Paano natin gamitin yung impluwensya at ningning na yon? Social media? Ano ba? Website? Ano sa palagay ang meron ng mga kabataan na magpapaningning sa ating panawagang i-save ang ating planet. Ayan. Ayun po. Siguro po, in general, no, walang iisang paraan, bagkus maraming pagparaan, at bilang kabataan, sabi na nga natin na hindi tayo nauubusan ng creative juice. Sa akin po, para in behalf na rin, no, ng mga kapwa kong kabataan, maraming paraan in a sense na tingnan natin yung ating katangian, yung ating kalakasan, yung ating kakanyahan. So, iba-iba po tayo. And basically, kasi nga lahat tayo nasa comforts pa rin ng ating home, no? We are on the longest lockdown in the world na siguro. Pero what we see now, our advocacy like charity, warmth, our advocacy starts at home. Diba po? So, magsisimula tayo sa ating tahanan. So, para doon sa mga papausbong, no? Papausbong na gusto mong makasama sa movement ng environmental advocacy, we can start small. So, lagi ko sinasabi sa aking mga talk, hindi siya kailangan na in grande agad. We can start small, though imperfect, but if it is ano po, sustained, no, and meaningful action, we can contribute. And at the same time, nabanggit ko, though imperfect, kasi doon tayo natututo. So, para naman doon sa mga kabataan, no, na meron ng maningning na tinig, ayan. So, gamitin natin ng responsable yung ating kakayahan, yung ating creativity, yung ating tinig. And I say that online and offline. Kasi ngayon, because of the pandemic, no, we are connected, we have heightened digital presence. So, it's very good to have the advocacy online, pero also offline, no, yung what we do, essentially, di ba halimbawa, usapin natin ng climate crisis, ayan. So, nakita natin, no, sa nagdaang global climate action, nag-iba yung ating kilos protesta. So, nakita natin yung shoe strike, ayan. So, nakikita natin yung creativity, no, na nakikiangkop tayo sa kahingian o sa iba pang kompleksidad ng ating kasalukuyang karanasan. Gayunpaman, ganun pa din yung sinasabi ko, no, kahit offline, marami rin tayong magagawa. At kasama po ng kapwa ko na sa movement, no, yung gawaing makapagpamulat in terms of the environmental education, yung gawain na magbigay ng inspirasyon at the same time ng pag-asa na hindi pa natatapos ang laban kahit pansamantala lang naka-lockdown, no, pansamantala lang nakatigil ang mundo. Siguro masasabi ko na lang, kung tingin natin tayo ay maningning, no,
isa tayo, siguro parang between, no? Pero kasi, actually, minsan na-overwhelm ako pag sinasabi greenfluencer daw. Hindi po, ano lang, green, siguro greenspiration, ganyan. Kasi pag star, hindi ako ganun. I mean, siguro ano po, parang candle, no? Oh. Yung iyak, kandila, yung joke lang. Ibig sabihin po kasi pag kandila ka, di ba, nagbibigay ka ng liwanag. At kahit mag-share ka ng liwanag mo to everyone, to others, kahit isa, kahit dalawa, kahit marami pa, hindi ka mauubos sa pagbabahagi ng liwanag. So yun po, yung pag-ningning natin sana ay kasama natin ang bayan. So marami pong paraan at bilang kabataan, marami tayong maiaambag dahil ang kabataan ay hindi lang para sa kinabukasan, ang kabataan ay kasalukuyan. Wow! Kaya greenspiration, ha? Ikaw ay maningning, yung aura mo, yung vibes ay nandiyan, no? Nandiyan na nagdidinig. Kaya kung ikaw ay isang greenspiration, pag sinabi natin kasi influencer, ibig sabihin yung mga sinasabi mo ay may tawag niyan, may arrive, no? Doon sa mga nakikinig at nanonood. Charmaine, tulad ng ibang kabataan, may mga idol, no? May mga nagmo-motivate, pero may nag-i-inspire sa atin. Sino sa palagay mo, kung naniniwala ka sa mga superhero at mga idols mo, doon sa mga nakilala mong superhero, sino sa palagay mo ang pinaka-earth and eco-friendly na superhero? Ito ba ito ay foreigner o kaya ay Pilipino? Sino sa palagay mo na nakaka-inspire sa'yo? Actually, usapin po ng cartoons, ayan. Nahingi pa ako sa friends ko, no? Kasi parang wala akong kilala masyado na superhero. Hindi pa ako masyado mahilig sa fiction. Pero kasi pag sinabi ng eco-friendly superhero, what comes into mind, especially no, si Captain Planet, kasi yung tagline niya, he's our hero, gonna take pollution down to zero. Ayan, yung ganyan. Last time po kasi nang nanood ako, parang naalala ko, hindi rin ako pala nanood ng TV. So, naalala ko lang one time, hindi na ako bata noon, pero yung tatay ko, my dad is in construction. So, nanonood siya ng Bob the Builder. Naisip ko lang si Bob the Builder kasi, halimbawa, yung ating usapin ng pollution, yung ating usapin ng pagbabago o crisis sa klima, no? Naiuugnay natin siya dun sa ating problema doon sa excessive na waste production. Kaya naiisip ko, you know, na when we refuse waste, no, and when we try to repair, hindi lang yung physical things, but the entire world, siguro yun na rin yung magiging simulain ng ating pagiging eco-friendly. And yung isa kong friend, na-share niya, one superhero in the Philippines, siguro hindi masyadong kilala kasi tayo masyadong colonial yung ating mainstream media. Pero nabanggit niya si isang Filipino superhero, hindi pa siya masyadong kilala. Pearl Pangan, Cebuana. Oo, tapos naging superhero siya. Wave yung kanyang idol. Ano pangalan nun? Pearl Pangan. Yung kanyang, ano ba nakalagay dito? Alon, oo. Yung kanyang tagline is Wave. So basically, yung kanyang kwento, hindi niya pa alam na meron siyang power sa tubig, sa pag-control sa tubig. So parang mga kabataan din, no? Yung ating capacity to shape and to make our environment a better one, hindi lang siguro natin nakikita, pero we have that immense power. And we can put that power or that capacity through impactful education, through engagement, through empowerment. So yun na lang po, mga superheroes na pwede nating makilala. And lastly, siguro kung superhero, walang superhero. Ako kasi po naniniwala ko with plurality. So siguro superheroes. So alam naman natin ng mga Power Rangers, ganyan. So meron pong may counterpart din na, hindi naman masyadong counterpart, pero meron ding mga Filipino superheroes na collective, no? But when we search about the Filipino Heroes League, so actually, yung kanilang laban is about injustice, no? Pero dito nabasa ko sa isang posting ng comicsology.com. So sabi dito about the Filipino Heroes League. It's tough to be a superhero, but it's even tougher being a third world superhero. So not to compartmentalize Philippines being in the third world,
Pero makita natin noon na yung ating laban, halimbawa sa usapin ng environmental justice, makikita natin kahit sa pagtingin natin sa superheroes, mm-hmm. pagtingin natin sa mga crisis, magkaiba yung konteksto ng Pilipinas. Magkaiba yung konteksto at karanasan natin bilang mga Pilipino. Kaya mas gusto ko po na yun, naiugnay natin no, yung ating kapasidad, yung ating superpower into our Filipino heroes. Ayan. Dami ko nabanggit na heroes. Sure. Interested ako dun sa superhero na sinabi mo, si Pearl Pangan. Ano, pakita nga natin yung ano, ipakita natin yung picture ni Pearl Pangan. Marvel, ano pala ito, no? Marvel hero? Opo. Ito po, nag-search ako kanina. Ay, screen sharing. Allowed po ba no? Screen share? Tingnan natin kung ma-share, no? Sa ating production, ano? Sinend ko yung picture sa ating production. At tingnan natin kung ma-share, no? Siguro mamaya, pakita natin yung picture. Ayan! Pearl Pangan! So si Pearl Pangan ay a beach girl. She grew up by the beach on Mactan Island, Cebu. And she displayed a strong affinity, yun nga, sa tubig at an early age. So, wow. Sige. So sa ating mga kabataan ha, may superhero at alam ko may real life superhero tayo sa Cebu isa sa mga talaga namang pinoprotektahan niya yung ating mga karagatan ano. At yun, alam ko Charmaine, isa sa maging inspiration din natin na real life hero ay si Ana Oposa ng Save Philippine Seas. Malamang siya si Pearl Pangan. Ano? Nako, Diyos ko. Maraming salamat, Charmaine. Bahagi mo, no? Dapat pag-aralan niyo yung mga kids natin dahil iyon ay Pilipino talaga. Pero, Charmaine, sa iyong mga pagkilos at pakikipag-ugnayan, kilalanin natin ang iyong kinagagalawan, no? Yung iyong organization at ano-ano ang inyong mga pinagkakaabalahan para kay Nanay Earth dito sa hashtag Earth Moves. Ayon, sa hashtag Earth Moves, kikilalanin natin ang grupo ni Charmaine. Ito po, mga kababayan, kapuso't karugtong, ang Green Education Philippines. Yes po. So, Charmaine, no? Ano itong Green Education Philippines? Ayan. Ano itong ginagawa ninyo? Sign ng Green Education Philippines. Ayan po. So in Green Education Philippines po, opo, galing di ba from green education. So our pillar is of course the environment. Also we capitalize and we put premium sa role, significant role ng kabataan para sa ating kalikasan. So yung aming tagline is educating through greener action. So we bilang movement, no, we believe that the best way we can teach and we can inspire others is through greener actions. So by walking the talk, no, we started po as a program around 2017, soft launch pa siya. It's a program with in DENR, Environmental Management Bureau. So 2018 po, nagtawag yung EMB ng Green Educators. So isa po ako doon sa mga Green Educators. And yung aking ano po, yung aking tag in Green Education is the Green Wanderer. Ayan, mahilig maglakbay. So kaya actually naapektuhan ako nitong quarantine kasi hindi ako makapag weekend warrioring. Ayan, tapos I hike siguro bang every Saturday, no? I spend Saturday, tawag ko hashtag sustainability Saturdays yun. So umakit ng bundok to supplement the reforestation movement, ganyan. And 2018 din po, it's very significant, it's the 10th year ng ating RA9512, yung Environmental Awareness and Education Act. So simula pa po 2018, yes po, it's on voluntary basis. It's like an ambassadorship, but basically hindi po ako empleyado. Hindi po ako manggagawa. I have my full-time job
back then I was editing textbooks and I do the environmental education alongside it. And kasama po namin yung iba't ibang government institutions, yung aming mga enablers, kasama na po dyan yung DENR, of course, also yung sa usapin ng climate change, no, yung Climate Change Commission, lagi-lagi po yan, and very supportive din po ang National Youth Commission. Actually po, marami na rin na-launch ng mga programs. Ngayon din, kahit ngayong lockdown, no, nagkaroon din mga webinar series. So, kasi nga, yung I think current crisis, parang inano tayo, pinush forward tayo, you know? Sabi ko nga, the challenge is not just to green educate, the challenge is to greenovate. So we still do the environmental education and networking, green networking, through different mechanisms na because we're navigating, hindi lang nga sa new normal, no? And we push forward sa green recovery and towards the better normal. So what we do, it's awareness, action, and collaboration. So that's our core strategy in educating the nation through greener actions. Wow! How can we find more details about green education? You have a Facebook page. Yes po, it's facebook.com/greeneducationph. So Green Education Philippines. Opo. Right this time po, actually, I am one of the core members in Green Education PH Philippines. Opo. Kasi when we started as a program, na-adopt din yung program ng Green Education sa iba't ibang regions. So nagkaroon kami ng semi or parang ano virtual na nga lang na graduation just this year, opo, kasi it's a 2-year flagship program. Tapos yung iba pa naming green educators sa regions, we have in Bicol, we have in Western Visayas, we have in Sokserjen, Zamboanga, Caraga, ayan. So hindi pa sila graduate, so may mga regional green educators. So as I understand, Charmaine, this is one of the initiatives of the enablers, no, inspiration, yung Environment Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. And we have enablers there na talagang pagkaalam ko nagsabi na, sige, let's do this. This is a good partnership. This is a very unique movement, no? Because this is initiated by the government. But at the same time, there are so many young people na nanggaling sa iba't ibang organizations din na sumasali dito sa Green Education movement. Paano ba maging, you call yourselves Green Educator. And of course, number one thrust is environmental education. And how to be you? I mean, paano maging Green Educator? Paano? How can they join Green Education Philippines? That's why I mentioned po, you know, from a program, so we became a movement. So hindi po siya compartmentalized na like the typical organization na hierarchical, may president, vice president. In terms of leadership po, environmental leadership, what we do inside the Green Education Core is we have this horizontal leadership na lahat kami, no, nagkakaroon ng collaboration, nagkakaroon ng synergy. So hindi siya na dahil ako yung director general, that's why I'm just the general director. So we have other directors moving around. That's why being a green educator, sabi ko nga, it's just maybe it's just starting the ball rolling, no? Pero you inspire others by enabling them to do the same, no? Hindi siya tulad nung typical what we do na yun nga, organization siya, tapos merong hierarchy and merong qualifications. Sa akin po, bilang I commit myself on environment and education, those two fields, that's why green education really fits me in. Ang sa akin, ang tinitingnan ko lang bilang isang green educator, number one is the commitment to learning. So kami po, hindi siya required na mga degrees, ganyan, o kaya marami kayo ng organization. So for us, no, we always learn with everyone. So if you know, ayan, shout out ka na din si Vermon. Ayan, si Vermon, lagi when we do modules, no, kasi my work is on textbook editing, kaya yung mga modules niya na ginawa,
lagi kong kinikritik, lagi kong ine-edit. Pero yun nga, we learn with everyone, we learn in every place we go. So sa akin, one quality, kung gusto mo sabihin na how to be you po, ayan, one quality is the commitment to learning. And that commitment, kasi medyo mahirap ngayon, we're on the new normal eh. Pero that commitment to learning, it's something intrinsic eh. Hindi mo siya kukunin sa labas, hindi mo siya pupulutin, hindi mo siya on just pure memorization. So it's something na nag-a-add value sa'yo as a person. And nandun siya, when you go on, mas genuine po, mas genuine yung approach when it comes to advocacy. So sa akin yun po, commitment to learning. Marami pang other qualities. But basically, as a green educator, no, you also green initiate. So yun, taking initiative. Kasi ayun naman po siya, wala kaming, hindi siya compartmentalized na ito lang yung gagawin. So marami kang pwedeng hakbangin, marami kang pwedeng platform, at marami kang pwedeng creative na activity, especially right now na we're still confined dito sa ating four squares ng digital space. Ayun po. Ayun. So, highlight natin, ano, ang sabi ni Charmaine, commitment to learning and learning with everyone. Commitment to learning and learning with everyone so that you can initiate something. So, green-initiate, no? Green education, green learning, green-initiate. You have so many programs, but at the end of the day, it's a lifelong learning process. You learn from everyone, you learn from others, but at the end of the day, you make yourselves shine. Ibig sabihin shine, you give light, and then you initiate something, you inspire others. So that's Green Education Philippines. Ibig sabihin, you have the torch, then magmining ni ang torch na yon, and you inspire others. Wow, how can we contact you? Yung Green Education Philippines. Hi, Vermon! Sabi nga ni Charmaine. Hi, Vermon. Thank you for being an inspiration to the Green Educators. Ano? Tayo ay kalikasan. Sabi nga ni Vermon. So, ayun. How can we contact Green Education Philippines, Charmaine? So, we're on Facebook po. Actually, we started recently lang din on Instagram. So, hindi pa rin kayo marunong mag-navigate on Instagram. Pero, we can also, para sa mga specific proposals, so we have email po, greeneducationph@gmail.com. Madali lang po kaming kausap. Marami rin pong mga tappings yun. And we make sure po na, for example, kasi meron recently na mga invite sa akin personally. So kapag hindi kaya sa schedule, sabi ko kasi hindi ako naniniwala ng business, no? Na naniniwala ako sa making time. Kaya kung may mga ganitong advocacies, may mga ganitong initiative, so I make time. And kung hindi man ako, other green educators, no, na very specific on those topics can also green educate yung particular na initiators ng ating iba't ibang projects. Ayun, at Charmaine, #EarthMoves. Yan po, Green Education Philippines, ang Facebook po nila, fb.com/GreenEducationPH. And of course, you can email them greeneducationph@gmail.com. Green Education Philippines, sa iyong advocacies and campaigns, mayroon kang mga pinaniniwalaang prinsipyo, Charmaine. Tinatayuan, ipinaglalaban. And we wish to know your everyday mantra dito sa #EarthLiners. Ayan, Charmaine, yung araw-araw mong pinaniniwalaan. Kumbaga, ay nako, andito naman yung araw na to. Eto, Charmaine, kayang-kaya ko to. Tapos meron kang sinasabi, ito yun. Can you share to us your moving lines para mas mag-move ka pa, para mas mag-push ka pa? Meron po ako one time I dedicated sa Green Education Philippines. So I just read it through. It's about environment and the youth. So sabi ko that we need an enabling sustainable stage where everyone, all the people from all walks, no, survive, thrive, and continuously build a just and humane society. So that is our one earth. And through education, engagement, and empowerment, the youth, we bow and affirm our role
to be in the forefront of environmental advocacy. So maybe po, masyado mahaba yung aking quote, no? Sa akin, what always sums up, siguro yung, it's about the future. Siguro future, kasi lagi ini-equate yung kabataan as future. So sinasabi, di ba, na future, kabataan, pag-asa ng bayan. So wala naman tayong ano doon. Pero so future and the youth, no, hindi lang siya something na passive na para papunta lang doon, patungo lang doon. And that future is something that we actively shape right now. Kaya nga yung kabataan, hindi lang kinabukasan. Kabataan ay kasalukuyan. So sa akin, maybe just in one word, no? Yung word na, I think it's Bisaya word, yung padayon, na we struggle, right now we struggle, but every day, no? We keep moving forward. So maybe we go up, maybe we go down, but it's still, we're moving forward. So that's why, padayon lang. So just keep the struggle, sustain the struggle for our sustainability. So, yun po. Ah, padayon lang. Continue. Charmaine, so padayon, continue, you thrive. Was there any moment in your advocacy na sinabi mo, sige, padayon lang, pero nagkaroon ba ng panahon o period na sasabihin mo, naku, hindi ko na kaya yung pagpapadayon na to? Was there any moment in your in Green Education na, naku, sobrang dami ng trabaho, gusto ko nang mag-give up? Was there any, and what did you do to overcome it? Medyo mahirap yung tanong, sir. Kasi, challenges sa inyong natin. Siguro kasi po yung reality sa akin, nag-i-strike lagi. Di ba sabi natin kanina, patuloy na nag-ning-ning and we always aim na akala natin laging shining. Pero halimbawa, when we look at the Philippines, oo nga, no, big numbers kasi ang dami ng COVID cases natin. We rank third. Bronze medalist tayo sa mundo, rank third. Pero na biggest polluter ng water resources, no, ng pagtatapon ng plastics in the ocean. We rank second, I'm not sure if first, na worst country sa mga environmental defenders. So at times po, yung mga ganong kaningningan o ng negative light ng ating country, no, makikita natin na actually nakakapagod. And what personally, what I dream is, hindi yung maging center ako na maging, yun nga, kaya ayoko ng term na greenfluencer, parang sa akin inspiration lang. Pero yung naiisip ko kasi na we don't need the recognition, we don't need those ning-ning if it is not meaningful, if it is not genuine, no, na nagpo-push forward ng environmental sustainability. Mm-hmm. And there are times like that na hindi ko gustong laging sumisigaw, hindi ko gustong laging nag-educate, no? Ang gusto ko, actually, ay maging irrelevant. Ibig sabihin na dapat one day, siguro one day when we wake up, dapat hindi ko na to pinaglalaban. Kasi everyone, kumbaga yung sa ating culture, no, it's mainstream. That's why I push forward the mainstreaming of sustainability. And when we say mainstreaming, hindi lang siya pagtatagalog o pagsasalin sa Tagalog ng mga binalangkas sa labas ng bansa. So when we say mainstreaming, it calls for the culture, no, sinasabi natin paradigm shift, pero mag-systemic. So magsisimula siya specifically, syempre, doon sa political will. Pero for me, yun yung target ko, no? For us, sana tayong mga environment advocates, for us to be irrelevant, na sana si Mother Earth, so, o si ating nature, siya na yung number one sa development agenda. So yun pa ang aking ma-share. Number one sa development agenda na ko, SDGs na ito, Sustainable Development Goals, mainstreaming at integrating Sustainable Development Goals sa ating mga development plans. Charmaine, anong may advice po sa mga kabataan na is mag-initiate ng movement tulad ninyo? Kasi mas maraming movements, pag-collectahin yan lahat, mas maganda. At sabi mo nga, magising ka at sasabihin mo, irrelevant daw kasi ginagawa na natin to lahat-lahat. And that's our dream. What's your advice to young people who would like to actually initiate that our plan? Tulad po na nabanggit ko kay Nina, you know, we can start small.
parang ang advocacy, hindi naman siya something na nangyayari overnight, and it's a grand plan. That's why I said, to be a Grinch educator, commit yourself to learning. Kasi when you have that learning, para sa second time around na you initiate another movement, no, alam mo na yung mga strengths and weaknesses, and alam mo na how to sustain. Same with our mga, ano po, mga bayani, no, yung ating, kasi when we say bayani, surely hot issue rin siya on history, no, kasi it's September, o, patapos na rin naman yung September. Pero when we say bayani, we see it, no, na bayan muna bago ay, so bayan muna bago sarili. So, when you have that intention, na to call na yung iyong from your own networks, no, from your own bahay, no, yung own homes, sabi ko nga charity and advocacy starts at home, pero makita mo din on a larger perspective that the entire earth is the human's very home, na makita natin na dapat may ganun tayong pagpapahalaga. So we call it global approach, no, yung global perspective with local actions. Ayan. So, ang advice ko lang for, yun nga, sabi ko yung mga, we call it green links, yung mga papausbong, yun nga, start small. And if you have that sustained and meaningful actions, yun nga, it will come a long way. So, kasi lagi tayong nagahabol ng something grand agad-agad. At gusto natin, halimbawa, like the movement on zero waste, gusto natin, kinabukasan zero waster na tayo. It doesn't happen. And, gaya na rin nung ating nation building, gaya na rin nung sinisimbolize ng ating flag, no? It's a struggle. And that struggle, we owe it to the former generations, we owe it to our bayani, no? Na hindi lang sila venerate, pero nililive by yung kanilang mga idealism, yung kanilang principles. So, yung nabanggit ko one time, may mga ganun po akong instances na nakakapagod na, ayoko na, ganyan. Pero, yan, nakwento ko sa isang friend ko, no? Siguro, every day when, kasi baka sabihin ng iba, masyado naman dakila. Pero every day when I look at our complex reality, ang naiisip ko, no, na hindi pa, halimbawa, sabi ko, hindi pa ito yung bayan na pangarap ni Bonifacio. Hindi pa ito yung bayan na pinaglalaban nila noon. And that keeps me moving forward. So we owe it from our bayani, no? And their heroism, yung kanilang kaydakilaan, hindi lang siya nandun sa pedestal. Tayo mismo, we can be the bayani, no, na they are pushing forward. And siguro ganun, kaya padayon lang, sir, kasi hindi pa ito yung bayan na pangarap ng mga bayani natin. So we still move forward. Inch by inch, we're going there. Papunta pa rin tayo doon. Tuloy-tuloy, ano? Tuloy-tuloy. Step by step, yung mga green links, ano? And commit yourself to learning, because in learning, there's witnessing. If you already know and if you have already learned from each other, you were actually practicing it. And you will become a bayani. And pag sinabi nating bayani, you do it because everybody, the common good, the general tao ay makaka-benefit sa iyong ginagawa. Ayan, dako, Diyos ko. Sometimes, Charmaine, dahil sa dinami-daming ginagawa, we also have some days off. And we stop, reflect, and 3, 2, 1, pause. And pause. Kaya, Charmaine, we got you dito sa hashtag EarthGlams. Eto ang segment na to, Charmaine. We'll show you a photo and you tell us something about that photo. Would that be okay? Basta hindi ko po photo. Kinabahan na ka mo. Alright, photo number one. Hashtag EarthGlams. So let's... Ay, ako ba? Alright, hindi ko po maintindihan yung photo na to, pero ninakaw namin to sa iyong Facebook page just dahil naka-public naman siya or public consumption. Talaga ba? Tell us something about this photo, Charmaine. Ano tong mga bilog-bilog na to? May mga glucose. And this actually tells something about you as well. So tell us something about this photo. Actually, it's from the field of natural science. Glycolysis, hindi ko na maalala. Pero mga atom-atom yan and molecules.
hindi pa lang na-introduce kanina, pero I'm a graduate of social sciences. At times po, you know, lagi rin natatanong, parang, ako din actually, lagi ko question din ako na parang, hindi ba yung environment, yung paglaban sa environment ay gawain ng mga scientista, gawain ng mga nasa field ng environmental science, ng natural science. So parang bakit kasama yung Agham Panlibunan? Nakakatuwa lang, pero kasi tumatawid yung advokasya sa larangay ng natural and social sciences. I discussed sa class recently about geography. Oo, so parang ang binabanggit ko doon, unlike the atoms and the molecules, no, na kunwari that atom, that molecule, makita mo say dalawang hydrogen nasa Africa tapos may isang oxygen. Nasa Africa, that became a water molecule or H2O. Same thing, kahit makita mo yung atoms ng hydrogen at oxygen, pag nagsama sila, say, nasa Southeast Asia, magiging water molecule. Pero yung social event, yung social phenomena, hindi siya replicable agad-agad, hindi siya magiging constant. So yun yung kabuluhan din ng Agham Panlipunan. That photo, actually, yun nga eh, it's about, yes, yung aking attempt, no, natural sciences. Pero halimbawa na rin yung konteksto ng pandemya natin, di ba? So akala natin public health is on the field of medicine alone or per se, no? Pero makita natin na may epekto, halimbawa yung pagsusuri natin ng political economy, yung pagsusuri natin ng pagtugon sa crisis, no? So yung ganun pong realization. At hindi ko alam kung kailan ng taon nito at nahukay pa. Pero medyo nerd po din ako. Medyo OGC rin talaga ako. Sige. Thank you, Charmaine, sa pag-share mo ng photo na yan. Ha. Kami pa na nag-share. Kamutig na ako ng photo mo. We have another photo. Okay. May photo kami. So, can we have this next photo? Wow. Yes. That photo po, actually, kasi aside from that time, aside from, yun nga, meron akong full-time work, tapos meron pa akong grad school, pero alongside, no, nag-neutralize or nag-supplement sa akin yung environmental advocacy. So that time, it's conducted sa TIP, yung kanilang Envi movement, Environment Day, parang mga 300 participants nung nandiyan. So I discuss about 3 hours yan. Marami akong diniscuss. Parang climate action, plastic pollution, oo. Sobrang pagod na ako nun. Kasi 3 oras ako nagsasalita. Pero iba siya. Kaya parang pag-advocacya talaga, hindi siya trabaho po eh. Oo, it's something that moves you no matter what. Kaya siya advocacy. So isa yung photo na yan, no, na walang sawa na. Parang nagtatanong nga rin yung mga tao, no. Akala nila una, ginagawa yung pag-e-educate dahil may bayad. So wala pong bayad yan. Oo. Walang sawang paglilingkod, no. Kaya dito, Charmaine, we'll have our last photo. And photo number 3, let's see, no. Yung masasabi mo sa susunod na larawan na ipapakita namin. Dito sa Earth Glass. Sige nga. Nako, mukhang excited ako dito sa larawan na ito. Kala ko po social issues. Sige, photos ko pala. Ano? Sige, pakita natin yung next photo ni Charmaine. Asa na ba yung photo nito? Okay. Sige, Charmaine, pakita natin. Nandiyan na ba? Sige. Eto, pakita ko na lang. Yan! Can you see this photo? Ayan, Charmaine. I think 2016 pa yata siya. Mm-mm. Twin hike. So, nabanggit ko kanina po, yung tawag ko sa sarili ko in Green Education is the Green Wanderer. So, may ilig po talaga akong gumala. I do DIY and solo trips. I hike mountain. So, ayan, twin hike po yan. Actually, dapat Sea of Clouds, pero naging lake na lang siya. Kasi nocturnal, no? Ano yung iniisip mo dito, Charmaine? Anong iniisip mo? Diyan, nakatanaw lang po. Actually, when I commune with nature, no, doon ko nakikita na bilang tao,
tuldok, gatuldok lang ako sa mundo. And doon ko rin nakikita na when I am hindi feeling at the top of the world, ang na-feel ko, I am but a small drop, no, sa malaking ocean, which is the earth. Tapos, makikita mo rin actually dyan, sir, na ano way, na yung mga issues natin, like deforestation, di ba? So, makikita mo na yung earth, kahit hindi siya sumisigaw, ay nagbibigay siya ng call to action. So, yung pag-akyat, kada akyat, may hugot yan, sir. Oo, at dati, meron akong favorite mountain din eh, kasi nung last year, parang out of 12 months, monthly ko yata siyang na-hike, 9 out of 12. Yung 3 months po doon kasi ano, may paper ako sa grad school, kaya hindi nakakapunta ako yung weekend. Pero yun nga, sa akin kasi when you commune with nature, nag-iiba yung iyong hugot, nag-iiba yung iyong pananaw yun, sa advocacy and in life in itself. Kaya ano lang, gala lang, oo. Pero ngayon po muna, stay at home po muna. Ayan, maraming salamat, Charmaine. Ako, Diyos ko. Ang dami pa natin gustong pag-usapan, ano? Pero, huwag niyong kalimutan yung Green Education social media user account ng Green Education para mas malaman natin, ano, yung mga pinagkagawa ni Charmaine. At, syempre, nagpapasalamat tayo sa Green Education Philippines kay Charmaine Lizada. Anong handle mo sa Twitter tsaka sa Instagram kung meron man, Charmaine? hindi ko magusta yung following. Nasa pressure ako. Sige. Email na lang sa pag-flag talaga. Pero just follow Green Education Philippines. Ah, sige. Opo. And sir, pa-flag na lang din. Alright. So, Ako in celebration of Philippine Environment Awareness Month in November, as well as Climate Change Consciousness Week sa third week of November. So we're launching Get Green Educated on its second year. So last June po, we started Green O'Clock. So it's a month-long, it's a month-long webinar series on the different dimensions of environmental advocacy. So by November, meron ulit a month-long ganap. So we call it Get Green Educated. So yung mga interested, kahit papausbong at kahit maningning, natinig, ayan, na para sa kalikasan. So magsama-sama tayo by November in Green Education Philippines as our movement, as our platform. So huwag kalimutan na ang mga activities ng Green Education Philippines. At babalikin kita, Charmaine, no? Bago tayo magtapos. At syempre dito, marami pa tayong matututunan at marami tayong natutunan sa kay Charmaine kasamang Green Education Philippines at marami din tayong dapat pagkilusan. Our hopes and dreams need action. At sa mga kabataan, sabi nga, hey, hindi ka na ang kinabukasan dahil ikaw na ang ngayon na humuhubog sa iyong hinaharap. Para sa iyo, para sa iyong family, para sa iyong mga friends and communities at sa buong ecosystem. Kaya dito sa Current Talk Media, hindi lamang QT Earth, marami kami mga programang inihahandog sa inyo. Kaya buong week, buong linggo, panoorin nyo kami sa Current Talk Media. And every Monday, we have Current Talk, 9 p.m. of course with Jules Guiyang and Aya Antonio. And every Tuesday, we have 9 p.m. Main Agenda ni Ate Germaine Haladone de Runya. At every Wednesday at 7 p.m. we have Kilos Kabataan kasama naman si Kuya Jules Guiyang. At every 9 p.m. naman kada Wednesday kasama nyo si Kuya Rodney QT Earth with us. And we always feature young earth movers. Every Thursday we have Throwback Kasaysayan with Professor Francisco Jamie Guiyang or si Professor Gio sa mga taga UP. And every 10:30 p.m. we have E. Newman with Thais and Rafi, with Thais Estrada and Rafi Magno. And every Friday we have SDG Online Tambayan with 2030 Youth Force in the Philippines. At ito sa inyo ng Quarant Talk Media. At syempre, every Sunday, nako, may bago tayong programa kasama ang COMELEC. Ano? Nako, Diyos ko! With Quarant Talk Media, mga kababayan, mga kaugnay at mga karugtong at mga kapuso, empowering the Filipino, inspiring action, serving the people. Dito sa hashtag QT Earth, everything matters. But before we close, I have some quotes mula sa
Laudato Si on Care for Our Common Home number 210, of course, brought to you by Living Laudato Si Philippines, environmental education should facilitate making the leap towards the transcendent, which gives ecological ethics its deepest meaning. It needs educators capable of developing an ethics of ecology and helping people through effective pedagogy to grow in solidarity, responsibility, and compassionate care. Kaya yun, dahil ang lahat ay magkaugnay, hindi magkakahiwalay, dahil ang ating buhay, kalikasan ng pinagmulan at pinagkukunan ng ating kabuhayan. Tayo at ang kapaligiran ay isa. Tayo ay kalikasan. Ako po ang inyong lingkod, kasama si Charmaine Lizada ng Green Education Philippines. Ako inyong lingkod at kaugnay, face to face. Pwede tayo mag face to face? Charmaine? At sa social media, Kalikasan 101 yung po Twitter, Instagram, at Facebook. At marami pa, kalikasan101.com at ang www.livinglaudato.org.ph at www.climateaction.ph. At sabay-sabay tayo dahil dito sa hashtag Cutie Earth. Hashtag we are nature. Yay! Maraming salamat, Charmaine. At maraming salamat sa ating mga kapusog, karugtong at kaugnay. Sa susunod po, sa Wednesday, see you at 9 p.m. Maraming salamat, Green Education Philippines, Department of Environment and Natural Resources. God bless you. God bless you all. God bless you, Philippines. Paalam!